Hello Capricorn, alamin na natin kung ano itong maaari mo ma-encounter o mga paparating sa'yo ngayong kabuuan ng May. So kahit hindi ikaw si Capricorn, no, kahit anong sign mo, cross watchers, welcome kayo dito as long as nakaka-relate kayo. Marami pa po tayong mga timeless readings, no, baka marami pa kayong hindi napapanood ng mga readings ko, pakihanap nyo lang dito sa ating mga playlist, no, wala pong expiration yung karamihan sa mga readings ko. Okay, so this is a collective reading, maaaring hindi makarelate or makaresonate ang lahat, kunin lang anong tumutugma para sa inyo. Para dun sa mga nag-aabang ng free yes or no reading, to be announced yan kapag magla-live ako, Facebook, YouTube, or TikTok. At para naman dun sa may gusto ng private personal reading, paki-like and follow yung FB page ko, dun po kayo mag-PM yung link at details na kalagay sa ating description. So kunin muna natin kung ano itong mga lucky numbers mo, Capricorn. Meron kang 19, 50, 26, 38, 43, at saka 51. 19, 50, 26, 38, 43, and 51. So yan, latag na natin itong mga cards ninyo, Capricorn. Para magkaalaman na ano ba itong maaaring ma-encounter mo ngayong kabuuan ng May. Number 50, no place like home. Uy, challenging card, may sight ka. So mag-prepare para dito. So pwedeng maaring maging harmful para sa iyo, mag-cause sa iyo ng harm or danger. Pwedeng biglaan ito, guys, ha. Pwedeng makot unawares kayo diyan, no. Kumbaga dadating sa inyo as a surprise, hindi niyo ina-expect, no. So mag-ingat sa bagay na matatalas, no. Maaring makasugat. Pwedeng merong something na mapuputol dito para sa inyo. So, meron ding mga intriga ako nakikita. So, ang daming mga chikadora dyan, mga marites sa paligid mo. Pwedeng may naninira, meron lang pakialamera, may chismosa. So, pwede kang maging topic ng usapin. Pwede kang masangkot sa isang scandal. Mas malagay ka sa hot seat or spotlight. Pwede rin naman na ito ay communication with your friends, no? Or any kind of communication. So, pwedeng mga mensahe, mga balita na paparating sa'yo, dismay. So, yan. Yung iba sa inyo dito, may harvest time, no? Pwedeng literal na harvest, no? Aanihin ninyo yung mga pananim nyo. Kung may mga sakahan kayo, mini garden, or kung ano man yan. Pwede rin naman na yung aanihin ninyo, eh, hindi literal na pananim, no? So, ibig sabihin, kung ano yung tinanim mo, yun yung aanihin mo. Pwedeng consequences ng ginawa mo. No, what you sow is what you reap, no, cause and effect, karma in short. So yan yung mga ano, pwedeng makuha mo na what you deserve this May. So iba sa inyo dito, mafe-feel ninyo there is no place like home. Pwedeng you are homesick kung ikaw ay nasa overseas, abroad, or kahit hindi ka nasa abroad, baka naman you are living apart from your family. Or pwedeng ikaw ay nag-stow away, naglayas, or naging malayo sa family mo, no? Pwedeng nami-miss mo yung pamilya mo. Pwede rin naman na you are nostalgic, no? Pwedeng nami-miss mo itong bahay ninyo, kung ano man yung bahay na tinutukoy na yan. Pwedeng lumang bahay nyo, pwedeng bahay nyo sa probinsya. Basta merong something about feeling at home o pagiging at home sa isang lugar. Or literal na bahay. So may mga something tungkol sa bahay, no, parang belonging, no, yung iba sa inyo dito hinahanap ninyo kung saan ba talaga kayo belong, saan kayo nababagay. Or yung iba sa inyo dito very welcome kayo diyan sa kinalalagyan ninyo, and yung some of you naman maaaring hindi kayo welcome or hindi niyo nyo ma-feel na part kayo niyan ng family na yan or kung ano man yan, no. Kumbaga, ma-feel ninyo na hindi kayo bagay dyan or hindi kayo welcome. Hindi ka ganun ka-welcome. Or hindi ka ganun ka-comfortable or ka-happy or contento dyan sa current na sitwasyon mo or kinalalagyan mo, no?
Oh, meron ka rin ditong bear, no? You have to be strong, you have to be brave, and you have to be bold about something. So, if you'll be facing something, yun nga, kailangan mong, ano yan, protektahan, depensahan, at maging matapang ka na huwag kang magpapa-intimidate dyan sa sitwasyon na yan or sa tao na yan. No? Pwede rin naman yung iba dito, mag-ingat kayo, no? Protektahan ninyo kung ano man itong mga bagay na pinaghirapan ninyo, pera man yan or hindi. So, meron something about reconciliation pagdating sa love life ninyo. So, yung iba sa inyo dito, may manunumbalik from the past. Pwedeng ikaw yan, nababalikan mo yung past mo, or si past mo ay babalik sa'yo. No? May reconciliation, no? So, merong magkakaayos, pwede magkakabalikan, magkakaroon ulit ng communication, no? Marerenew yung relationship. No? Parang nagsisimula, iba sa inyo parang nagsisimula uli. No? So, meron ditong iba na hindi nakukontento sa relationship nila. It's either you or your person. No? Frustrated kayo dito sa relationship ninyo. Iba nawawalan na ng confidence dito sa inyong partner, sa sarili. No? Iba kayo mismo sumasabotahe dito sa relationship ninyo kasi kung ano yung mga negative na iniisip ninyo or ginagawa nyo or nararamdaman nyo, ang laki ng impact nyan dyan sa samahan ninyo, no? So yun, it's about time siguro na bigyan mo ng attention or focus or baguhin mo yan, mga negative na yan, no? Kasi yung iba sa inyo dito, hindi nyo nang nare-realize pero pwedeng kayo rin mismo yung nakakasira dyan sa relationship ninyo, eh. Yung mindset ninyo, yung ginagawa ninyo, no? So, malaking factor yan. Pwede nyo iba dito, hindi nyo lang na-appreciate yung person ninyo. So, mag-focus kayo dun sa magaganda sa relationship ninyo. Huwag yung mga wala. Kung ano yung meron, yun yung i-appreciate ninyo para ma... Ano, kaya siguro kayo hindi kontento, hindi masaya kasi nga hinahanap ninyo yung wala. No, try to appreciate kung ano yung meron, hindi yung wala. No. May reason 'yun bakit wala sa iyo 'yun ngayon. Kung 'yun yung hinahanap mo, ba't mo abay hinahanap yung wala, eh meron naman diyan kung ano yung meron, 'di ba? So matuto tayong mag-appreciate kung ano yung mga meron yung person natin, appreciate natin yung magagandang qualities ng samahan ninyo, no? So yan, you have the Seven of Pentacles. Yung iba sa inyo dito, you will be very busy sa kabuuan ng May, no? Maaring subsub kayo sa trabaho, subsub sa business, or kung ano man itong bagay na paglalaanan nyo ng oras, nakakain ng oras, attention nyo and energy ninyo. And yung iba sa inyo dito, makakaranas kayo ng changes. Hindi ko nga lang alam kung maganda or pangit kasi bilog si Wheel of Fortune. So, maaaring yung iba sa inyo magkaroon ng magagandang pagbabago ngayong May. Yung iba naman, maaaring pangit na pagbabago this May. No? So, huwag kayong mag-alala. Bilog naman yung wheel. May time na nasa baba ka, may time na nasa taas ka. So, normal lang yun. Hindi ka naman forever may stuck sa ilalim. No? So, yun lang yung lagi ninyong isaisip. And yung iba sa inyo dito, gaya nga ng sabi ko, no, dami. So, ito yung mabigat na energy. Literal na nabibigatan kayo or mabibigatan kayo dito sa mga gawain ninyo or obligations ninyo. So, merong ano dito, overload. Pwedeng overload ng iniisip, overload ng gawain, overload ng emotions. Ngayong May, ayan, very heavy yung energy. So, ang bigat. Okay? Meron ditong water sign energy, dalawa, mother and son. So, pwedeng meron something about nanay at anak na lalaki, no? So, kung nanay ka, yan, pwedeng ito ay something tungkol sa inyo ng anak mong lalaki. Kung ikaw naman ay anak, yun. Vice versa, no? Meron something dito na may kinalaman sa nanay mo or isang motherly figure. At it seems na magkatalikuran kayo dito. So, iba sa inyo, baka makakaranas kayo ng tampuhan or alitan. Hindi muna kayo mag-uusap, no? Dahil sa pride ninyo, or baka na-hurt nyo yung feelings ng isa't isa. Okay?
So, meron ditong iba na hindi alam kung ano yung gagawin tungkol dito sa isang bagay na ito, no? Na kung nalilito kayo, ano bang action yung gagawin ninyo? Ano ba yung desisyon na gagawin nyo? Ano ba yung pipiliin ninyo dito sa dalawang pinagpipilian ninyo? No? So, pwede yung iba sa inyo dito literal na may stagnant, hindi makakagawa ng decision or action kasi nga nalalabuan kayo or confused. Okay? So, ano man yan na pagdidesisyonan nyo ngayong May, pwedeng hindi nyo magawa dahil nako-confuse kayo, no? So, tingnan na natin kung ano itong closing message or advice ng angels nyo para sa inyo. So, meron kang improving health. So, napakaganda. Ano mang health yung pinag-uusapan? Physical, spiritual. Meron, mag-i-improve yung health ninyo. Or yung iba sa inyo dito, magsisimula na kayo na gumawa ng mga bagay para i-improve yung kalusugan ninyo, no? So, pwedeng healthy diet, pagiging physically active or exercise, no? Pwedeng meditation, yoga, basta anything na pagbabago or adjustment para sa health ninyo, no? So meron ditong sinasabi yung angel mo na handa ka na daw, no? Kung ano man yung bagay na yan, you are ready. So yan yung mga nakuha ko, maaring may encounter mo, maaring paparating sa iyo, Capricorn, itong kabuuan ng May. Don't forget to comment, like, and share. Don't forget to subscribe, pakitap na rin yung bell icon.